pero nagkaroon ako ng bumpy parts sa forehead. Ang laki ng mga pimples ko. Sobrang, oh my gosh, ano talaga, bad times. Nawala talaga siya. Naiinis na ako. Kanina pa tayo dito. Ang bishay. Put some more. Bumili ng drying lotion. Mas nalilito siya kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Oh my gosh, ang dami kong hanash. Pero sana nag-enjoy pa rin kayo. Parang humukumpul-kumpul. Ano ba yung sinasabi ko? So, hindi siya totoo. So guys, this is what my skin looks like. Hindi pa ako nagpapa-facial. Hindi ko pa siya pinapagalaw. Yan pa sila yung buhok ko. Tinatamad ako mag-straight. So, ayan yung ginawa ko. Tinali ko lang. Tinay ko siyang tirintasin. Pero, bakit ay itsura ko? Anyway. Hey guys! So, welcome back to my channel. So, for today's video is may panibago na naman tayong vlog. Ang daming may gustong malaman ng mga pwede kong ibigay na tips sa inyo dahil okay naman yung itsura ng skin ko. Pwede nyo itong gawin. Pero guys, ilalagay ko sa screen yung picture ng skin ko dati nung nag-breakouts ako and gumamit ako ng iba't ibang klase ng products. Nagkaroon ako ng mga bumpy parts dito sa skin ko. Nagkaroon ako ng bumpy parts sa forehead and then sa cheeks. Tapos guys, ang laki ng mga pimples ko. Like, hindi pa tapos yung isang pimple. May tumutubo na naman and all. Ngayon guys, is magbibigay ako sa inyo ng tips. Gusto ko lang i-share din sa inyo yung mga ginagawa ko para ma-maintain yung skin ko at ma-prevent na mag-breakouts katulad ng mga nangyari dati kasi ano, sobrang oh my gosh, ano talaga, bad times. By the way guys, bago tayo mag-start, gusto ko lang sabihin na lahat ng ipapakita ko sa inyo guys ay hindi sponsored ng kahit na anong brand or company kasi gusto kong magbigay sa inyo ng like legit na pwede nyong gawin kasi alam ko guys, ang sensitive ang face natin. Like pag nagkaroon talaga ng pimple, minsan nagkakaroon ng pimple marks at mahirap tanggalin ng pimple marks, alam niyo yan. So yun, bibigay ko lang yung mga tips na ginagawa ko para sakaling makahelp sa inyo. Lahat ng skin types ay different. Baka may mga hindi gumana sa inyo dito. So trial and error din kayo sa skin nyo. Katulad ko, trial and error. Mag-start na tayo. Drink lots of water. So, eto guys, alam ko, lagi na ito naririnig and yung effect niya sa skin mo is parang hindi ganun kahalata or matagal makikita yung mga effect niya sa skin mo. Pero guys, pag sobrang lagi kayong umiinom ng tubig, as in ma-hydrate yung skin nyo. Etong tubigan ko guys ay galing Landers. Thermos siya. So, pag nilagay mo ng malamig na tubig or mainit na tubig, magsistay yung temperature ng water na ilalagay mo. So, yan. Lagi ako uminom ng malamig na tubig guys. And ang dami kong ganito nauubos sa isang araw. Sobrang lakas ko talagang uminom ng tubig. Dati hindi ako umiinom ng maraming tubig. Pero maganda doon talaga sa skin and sa health natin yun. So, basic guys, please, kahit minsan nakakatamad uminom ng tubig, uminom pa rin kayo ng tubig kasi important siya sa skin. So, ayun. Make your skincare routine as simple as possible. Kasi pag mas marami kang ilalagay sa skin mo, mas nalilito siya kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. Hindi ko alam. Basta yun guys, ayun lang. Huwag kayong maglagay na sobrang dami sa skin nyo kasi lahat nga ng mga sumusobra is nagiging, lahat ng sumusobra ay masama. So yun, based from my experience, oh my gosh, ang dami kong hanash pero sana nag-enjoy pa rin kayo. Based from my experience guys, nung nag-breakouts ako, yan, lagay ko ulit sa screen yung picture. Nung nag-breakouts ako guys, yung skin ko talaga nun is okay lang naman talaga. Pero nag-try ako ng products na hindi sana yung skin ko. So yun, nag-backfire siya sa akin at nagkaroon ako ng breakouts. Like, sasabihin ko yung mga skincare products. And guys, ang pinaka skincare routine ko ay ililink ko sa baba para makita nyo. So, dalawa na yung ginawa kong skincare routine. Pwede nyo tignan yung mas detailed na skincare routine ko. So, eto guys, na ipapakita ko nga yung mga skincare products ay holy grail products ko para sa skin ko. So, nawawala yung lighting. Anyway, nawawala talaga siya. Naiinis na ako. Kanina pa tayo dito, pawala-wala yung lighting, kung alam nyo lang. And medyo hindi pa nakikisama yung mukha ko. Hindi natin bumalik saglit yung lighting. Nawawala yung lighting. Don't be shy. Put some more. Unang skincare product na pwede kong i-share sa inyo is Sulfur Zinc Oxide Dr. Kaufman Medicated Sulfur. So, treatment for common skin problems. So, ito yung itsura niya. Ayan. Ginagamit ko to guys ever since na nirecommend siya sa akin ng teammate ko, si Hala. So, nirecommend niya sa akin to kasi nagkaroon ako ng mga peklat dahil nagkaroon ako ng bulutong. So, ang dami kong peklat sa mukha and sa katawan. So, ginamit ko to guys sa katawan ko at sa face ko dati. Pero ngayon, isang mukha ko na lang siya ginagamit. Kung kailan ko siya unang binagit sa YouTube channel ko. Ginagamit ko pa rin siya hanggang ngayon. Super ganda talaga niya.
natatanggal niya talaga yung mga peklat ko or yung mga pimple marks. So, hindi ko alam guys kung ito ay mag-e-effect din sa inyo, pero nag-effect siya sa akin. So, kung sakaling gusto niyo tignan kung gagana siya sa skin niyo, so ayan, Dr. Kaufman. Next naman na skincare product na ma-share ko sa inyo guys is cleansing towelettes, cleansing wipes. Itong skincare product na i-share ko sa inyo is itong Pure Derm Wipes Charcoal Makeup Remover Cleansing Towelettes. So, binanggit ko na to so what's in my bag ko. Pero, ito na guys, ang pang third pack ko. Ubus na yung collagen and yung isa. Kasi tatlo to eh, natiranay ko na wipes. So, ubus na. Ilagi ko rin yung link ng what's in my bag ko sa description box para gusto nyo panoodin. Ginagamit ko to bago muna ako mag-skincare kasi mas una niyang natatanggal yung oil ng face mo, natatanggal niya yung mascara, yung eyeliner, yung lipstick nyo. Ito muna ang ginagamit ko para hindi ko nadadrag ng super yung skin ko pag nag-skincare na. G, nakikita yung mukha mo ditong nakaharap and all that. G! Anyway, ito guys, I suggest is mag-avail muna kayo ng mga pang-cleanse bago nung mismong skincare nyo. Next guys is drying lotion. Lagi kong binabanggit sa vlogs ko na may drying lotion yung face ko pag may pimples ako kasi super nakaka-help siya. Hindi siya mabibili sa Watson's or sa supermarket, ganyan. Kasi this one is, sinabi talaga siya ng doctor ni Angel sa kanya. So may dermatologist si Angel dahil sa skin niya. Rineseta talaga sa kanya. By the way guys, this is ubos na. Wala na siyang laman. And wala naman akong pimples so far, so hindi na ako gumagamit neto. Pero yun, guys, drying lotion. Gumamit kayo ng tissue. So, may re-recommend ako sa inyong tissue na ginagamit ko na. At alam nyo to guys, nakita nyo to sa dati kong skincare routine. Talagang gumagamit kami ng tissue na to. So, this one is from Sunnycare. Sunnycare Facial Tissue Refill. So, ay meron siyang 140 pulls. And pag binili nyo to guys, dalawa na siya. Like, it comes in 2 packs na. Available ata to sa supermarket and available dito sa Shopwise. Mas maganda siya kaya sa gumamit ka ng towel. Kasi guys, yung towel is ilang beses mo siyang ginagamit sa face mo and hindi mo alam na nakocontaminate na yun. Tapos ginagamit mo siya ulit sa face mo. So parang pabalik-balik lang yung dirt. May new pool ka bago siyang tissue. So alam nyo yun, clean slate siya. Hindi babalik yung germs sa face nyo. Na-explain ko ba ng maayos? Ang tagal na namin gumagamit na talaga ng tissue kaysa sa towel. And nakuha namin to guys. Sinabi to ni Brett Manrock. Ito siya. Ayan yung itsura niya kung gusto nyong i-avail. Madami na siyang laman. Akin kasi guys, once a week siya. Kunyari, Friday or Monday, every start or every end, ganun. Or middle, yun. Once a week ko siyang ginagamit. Para mas matanggal lang ng mas maayos yung dirt. Hindi siya parang kumukumpul-kumpul. Ano ba yung sinasabi ko? Basta, ayun guys, mag-scrub kayo. And guys, may i-re-recommend ako sa inyong scrub na ginagamit ko na. Nabanggit ko na ito sa skincare routine ko. But eto siya guys. Ang first kong maibibigay sa inyo is ang St. Ives Fresh Skin. Apricot scrub, exfoliates and removes impurities for glowing skin. So, ayan, ito ang ginagamit ko minsan. Ayan. Ayoko nang anuhin eh kasi syempre, sayang pagkagaganonin ko. Ang ganda nito guys kasi ang cute lang nung mga ano niya. Yung keme-keme, yung scrub niya, bilog-bilog 'yun. Ang cute niya, hindi siya harsh sa skin niyo and circular motion niyo gawin. Huwag niyo masyadong i-rug yung face niyo like ganon lang. Next naman guys is MAC Glassy. Pinadala lang to sa akin pero nagustuhan ko siya and ang ganda sobra ng amoy nito. So ito pa rin ginagamit namin ng kapatid ko. I think may ganito pa ako sa kotse pero last one na yon. So ayan. Ito ang dalawang scrub na mabibigay ko. Pwede nyong i-try. Itong advice na to is na tutunan ko sa kapatid ko. Familiar ba kayo sa term na purging? So, purging guys is yung pag gumamit ka ng bagong gamit sa face mo or bagong skincare products, i-breakouts niya muna yung skin mo kasi tinatanggal niya daw lahat ng oils, lahat ng dirt ng face mo. Yan ang unang sinabi sa akin. Sabi daw, kaya nagbe-breakouts yung skin ko dahil nag-a-adjust pa daw sa product, tinatanggal yung dirt and all that. So, at kinontinue ko pa rin yung paggamit ng product. Tapos, hindi, lumala lang siya. So, I don't believe in purging. Sa akin lang naman, ewan ko sa inyo kung may ganun bang paniniwala. For me, hindi siya totoo kasi mas yun yung start ng pagbe-breakouts nyo ng mas malala. Alam nyo nang hindi na gusto ng skin nyo yung product pero tinutuloy nyo pa rin. Kung may naniniwala dyan, hindi ko kayo gusto i-attack. Pero for me guys, like my own opinion. Thank you.
bago tayo mag-end sa video na to, gusto ko lang ipakita ng mas malapitan yung skin ko. Wait lang. So guys, this is what my skin looks like. Ilalagay ko yung picture sa screen, like opposite ng face ko. Dati guys, ito ay may mga pimples, may mga ano dyan. And yung kita sa camera is malalaking pimples lang. Pero pag kunyari, tinitingnan ko sa salamin, may small babies pa sila sa paligid, yung ganun. Etong other side naman, mayroon akong dalawang pimple marks dito and hindi na siya buhay. Alam niyo tama ba yung term na sinasabi ko? Kasi itong pimple marks dito sa kabila is mas nag-lessen na siya guys since nung last time. So, ayun, ang dami din pinagdaanan ng skin ko bago ma-fully na gusto ko talaga yung state ng skin ko. So, I am happy sa state ng skin ko ngayon. Hindi na talaga ako gagamit ng iba't ibang lasing products kasi yung skin ko is simple lang naman talaga yung gusto niya kung ano yung skincare ko na pinapakita sa inyo. Hindi pa ako nagpapa-facial, hindi ko pa siya pinapagalaw. Ayoko talaga. And sabi ng mami ko, wag daw kasi yung skin ko is simple lang naman talaga. Ayoko na ipakomplika. And hindi na talaga magkukomplika kasi natuto na ako. So sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo kahit papano sa mga binigay kong tips. Don't stress yourself out masyado. Pag kunyari nagkakaroon kayo ng isang pimple, tinutubuan kayo ng pimple sa face nyo. Kasi ano yan, parang nangaasal yung skin natin. Kung gaano mo ini-stress yung sarili mo, mas nagiging stress siya. Mas aasarin ka niya, mas dadating yung mga pimples. Sana may natutunan kayo at may makahelp sa mga binigay kong tips. Thank you guys so much for watching. See you on my next video. Don't forget to like and subscribe. Comment down anything down below kasi magre-respond ako sa mga questions nyo at papasunin kayo as much as possible. Follow me on all my social media accounts, Instagram and TikTok at @emmaara, Twitter at @emmaara pero double H. Don't forget to turn on your notification bell para ma-update kapag nag-upload ako. So yun guys, thank you guys so much for watching. See you on my next video. Bye-bye!